what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonoodin na video. Ito po ay nagmula kay Regy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Regy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Regy TV. At syempre, subscribe na din po kayo dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito. Regy TV, pasok! Pbbm Nabudol ni Catapang at Remulla na pag-alamang pinagkaisahan nila ang Pangulo. Yo! Regy TV! Subscribe na po kayo sa kanya. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Kilalang vlogger na si Maharlika na nanawagan kay Pangulong Marcos na busisihing mabuti ang mga itinalaga nito sa kanyang administrasyon dahil tila ay nasasakop na naman ang gobyerno ng mga dilawan. Kahit alam nito na hindi masyado nakikinig ang Pangulo sa isang ordinaryong Pilipino lamang. Gregorio Catapang, buking matapos ang kanyang kalukuhang ginagawa. Ayon pa nito, ay bigyan lamang siya ng 90 days upang ma-improve ang security at surveillance system sa loob ng bilibid. Dahil sa umano'y nadiskubre nito sa loob na halatang planted. Ngunit ayon naman sa Republic Act 91. So yun yung ano, no? Yun yung mga nakulimbat daw nila sa loob pero wala namang video, no? Hindi naman na videohan na ito yung mga ano yung ginagawa nila habang nililinis nila. Kasi yun yung sinasabi ng mga netizens na dapat kung gagawin yung mga ganyan-ganyan na maglalabas kayo ng mga ebidensyang ganyan na merong ganyan doon sa loob is dapat live o naka-video yung ginagawa nila para as in talagang hindi planted o sinabi lang na ay ito yung mga ebidensya na kuha namin sa loob kumbaga ay nandiyan na kumbaga mas maganda yung nakikita na talagang tinatrabaho talaga. Yun yung syempre komento na ibang netizens. 4. Ay labag ang ginagawa ni Catapang dahil dapat umano ay merong transparency ang lahat ng procurement ng kagamitan ng pamahalaan. Ayon pa ng ilang netizen, hindi naman talaga nakikinig si Pbbm sa mga katulad naming mahihirap. Kahit anong pakiusap, wala siyang ginagawa. Nagpapanik na ang mga bumoboto sa kanya. Pero siya pa easy-easy lang. Nakakalungkot lang talaga. Sayang ang boto na 31 million. Sana mapakinggan to ni Pbbm. Sana hindi siya maniwala kaagad. Alamin sana niya ang mga previews ng kanyang ina-appoint. Kaya disappointed tuloy kaming mga bumoboto. Pbbm, gumising ka, tuparin mga pangako mo during the election. Pangarap namin, pangarap mo. Pangarap namin mapabuti ang bansa in all aspects. Pwede tigilan paglalagay ng mga maling tao sa mga sensitive positions. Nasisintiwala namin sa iyo. Narito ang buong detalye ating panoorin. Catapang, that excited ako. Okay. Ayun na, bago natin ipagpatuloy, syempre, big shout out at credits to Ma'am Maharlika. Ayan ha. So, yung video na papanoorin natin si Ma'am Maharlika, subscribe din kayo sa channel niya, supportahan natin niya si Ma'am Maharlika. Alright, magpatuloy natin at courtesy Bojack TV. So, shout out din sa Bojack TV. Kung may channel din si Bojack TV, shout out din at credits sa'yo. Supportahan din natin ang channel niya. Alright, tuloy natin. Okay, mga kaibigan, mga vloggers na nanonood sa akin, itakil niyo to. Kasi, you know, bongga ito. Ngayon, ito po. Ay, nako. Si Catapang ay may interview o nag-speech siya na napanood ko sa CNN. Siya ay nagyayabang na kailangan niya na i-fully equip, you know, in terms of security, ang bilibid. Ano yung i-fully equip niya? Di ba yung security system, which is yung mga surveillance camera, body armor ng yung camera,
body cam ng mga polis. Mm. Di ba sabi niya, bigyan lang daw siya ng 90 days para i-improve ang security system. Katulad ng mga facial recognition capacity. Okay? Yung mga machines. Alright? Tapos ano pang sabi niya? Yun nga, yung mga mobile signal jammers na kung saan hindi magagamit ng mga bilanggo ang kanilang mga telepono kung nakapuslit sila para hindi magkaroon ng access sa labas, you know, magkaroon ng tawagan sa mga congressman, sa mga tiwali, na mga politiko para mismong makipag-connives doon sa mga inmates. Oh, tapos hindi siya nanghingi. Ito, gusto niya i-improve at magkaroon daw ng mga drones, okay, to conduct surveillance sa loob ng bilibid. Alright? So, intelligence surveillance ang sinasabi nila. Alam niyo kung anong ginawa niya? Ang sabi niya po, mga kababayan kong mahal, ito, statement ni Catapang. Pinagyayabang niya na within 90 days, kailangan magkaroon ng improvement ang bilibin. Sabi niya, yung budget naman, andyan lang yan. Kasi sabi niya, we are already under threat. Sinasabi niya, Mr. President... Malakas ang fighting spirit ni Catapang, no? Na talagang everything is under control at kayang-kaya niya ra. At parang pinapalabas niyang kayang-kaya niya, no? Ayan, ha? Ay, kayo mga katunay, ano ang masasabi niyo? No? Comment lang kayo sa comment box about sa mga sinasabi ni, ng bagong pumalit kay General Bantag na si Catapang. Ayan, pang-apelyido pa lang. O, diba? President, kakausapin na kita. Ay, di ka nakinig sa amin. Pero dapat makinig ka sa 31 million and 100 na bumoto sa iyo and 100 Filipinos, 110 Filipinos na umaasa sa inyo, Mr. President. Ang sabi po ng inyong ang inyong inappoint na si Catapang na yung budget daw ng Bucor ay nandiyan lamang. We are already under threat. Okay? Nandiyan na sa loob ng Bucor ang threat. May threat daw. Mm. Anong threat? Matagal nang may threat. Okay, sa ginagawa ninyo. Ngayon, we have to act on it. Pwede naman maano yan eh. Sabi niya, pwede naman maano yan sa COA. Sabi niya yung kaibigan daw niya, mga palangga, ito, ang pangalan ng kanyang kaibigan, ito. Ayan. Sabi niya, yung kaibigan niya na nagsusupply nitong mga equipments na to, which is, ang pangalan ng kaibigan niya ay si Rex Sage, or whatever, anong po ano yung pronounce to, S-A-G-G-E, President, and CEO ng Safer Philippines Innovations. Doon inangkat, okay, ang mga equipments, camera, drone, body armor, body camera and everything, 'di ba? Ang sabi ni Catapang, Mr. President, tama ba 'to? Kayo sa administrasyon, nandiyan naman yung kaibigan ko o kaibigan daw niya itong supplier nitong mga gadgets na ito. Sabi niya, nitong owner na ito, dahil magkaibigan naman tayo, tsaka na lang nating kwentahin yan by the end of the month. Gusto ko pong i-emphasize sa inyo to. Okay? Kailangan maintindihan ng bayan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alright? Sabi ni Catapang, kumuha siya ng mga gadget para i-renovate o paigtingin ang seguridad ng Bucor. Yun eh. Andiyan naman, sabi niya, yung kaibigan niya at magkaibigan naman sila nang nagsusupply, tsaka na lang natin kwentahin at the end of the month. Mga kababayan, hindi po ganun ang pag-procure ng mga gamit, mga gadgets o kung ano pang mga pangangailangan ng gobyerno. Dumadaan yan sa proper procurement kasi mayroon tayong batas dyan. Ito yung binanggit ko sa inyo kanina na may nag-report sa akin na taga-gobyerno din na ang laki nang napupunta sa mga bidders na nagkakasabwat o magkakasabwat sa loob ng gobyerno. Kasi may public bidding dapat. Okay? Merong Procurement Act. Yung Republic Act 9184.
Alright? Basahin natin, mga kaibigan. Sabihin ninyo kung anti-Marcos ako o pro-Filipino ako. Okay. Sabi ng Republic Act 9184. Okay? Mm-hmm. Okay, an act providing for the modernization, standardization, and regulation of the procurement activities of the government and for the purposes. Ano yung purpose nito? Alright? That this act shall be known as the Government Procurement Act. It is declared policy or policy of the state to promote the ideals of good governance in all its branches, departments, agencies, subdivisions, and instrumentalities, including government-owned or controlled corporations and local government units. Section 3, governing principles on government procurement. All procurement, all, lahat daw, procurement of the national government in its departments, bureaus, offices, and agencies, including state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, government financials, financial and institutions, and local government units shall, in all cases, be governed this by these principles. Ano yung principles na yun palangga? Sabi ng 91 ng RA 9184, transparency in the procurement process in the implementation of procurement contracts. Definitely, Mr. President, DOJ Remulla, Catapang, nasaan ang transparency na umorder ka lang pala? Ganito ba sa government? Ay, kaibigan ko yan si Impacta. Yung si BA na Impacta, kaibigan ko yan. BA, mag-deliver ka nga dito ng sandamakmak na mga drones. So, ang parang pinaparating ni Ma'am Maharlika, kailangan dumadaan yan sa proseso. Hindi yung porket may kakilala kang ganyan na order ako sa iyo, parang Shopee. No, darating na agad. Yun, no, Shopee na i-plug kita, baka naman. Ayun, ha. Parang ganoon na nga na hindi na dumadaan sa bidding, na ba dapat mga ganun? Yun nga yung pinaparating ni Ma'am Maharlika. At isa pa, ang nagiging problema kay Catapang is talagang hindi pabor sa kanya yung mga netizens sa pag-appoint sa kanya dyan sa posisyon niya. Kasi nga, Dilawan si Catapang, galing sa Dilawan. Kasi baka dyan mamaya magkaroon ng mga problema. At kailangan nga kasi yung mga nakaikot na mga tao kay PBBM dapat is talagang solid sa kanya eh. Kumbaga nagtataka din yung ibang mga tao na bakit naglalagay ng mga nag-a-appoint ng mga ganun klaseng tao na alam naman nila na nasa kaliwa galing, no? At naa-appoint doon. At nadidikit na nga yung ahas-ahas ng mga babae nga kung sino man yun, no? Yung kaya nakokontrol o namamanipula sa PBBM. Tapos nadagdagan pa ng kaso ni General Bantag yung about sa nagawa ni Remulla kay Bantag. Kaya na dawit si Bantag sa kaso, no? Nadagdag pa yung problema na kay Remulla. Kaya mas lalong nagkakaproblema, nadadamay ang Pangulo sa mga pangyayaring ito. No, kaya dapat din ma-actionan ni PBBM at makapagsalita din siya, no, yung sa para madinig ng lahat yung about sa side niya, kasi yun din naman ang hinihintay lang naman ng karamihan, no, yung pag-action. Kumbaga syempre madami din naman ginagawang ating pangulo para sa ating bansa. Oh, ito nga gusto niyang maibalik at mapataas uli ang ekonomiya ng ating bansa, no? Kaya siya ay naglalakbay sa iba't ibang bansa. Pero ang hinihiling din ng mga tao na sana ay mabigyan ng kahit katiting na pansin man lang itong pangyayaring ito na na bumabahid sa kanyang pangalan. At malinis, syempre. Makmak na mga body camera and everything kasi magkaibigan tayo. Tsaka muna lang ako singilin at the end of the month kasi may budget naman tayo. At tsaka dyan naman ang COA. Nasaan ang transparency? Ito... Palaga na windang ako, pinagmayabang pa sa media, na windang ako, supposedly ibang iba vlog ko. Dapat nang didiktikin natin, iba, naghahanap ako ng mga, you know, mga evidences or mga statements na pwede natin pag-usapan. Tapos nakita ko to, sinabi niya, sabi doon ng kaibigan naman tayo eh, so supply ka lang ng supply. Eh what if, kung at the end of the month, sasabihin itong kaibigan mong si, yung Safer Philippines Innovations,
Nasabi niya, oy, Katapang, friend, yung pinurchase mo sa akin, 10 billion yan. Imagine mo, without proper contract, without proper bidding, and hindi ka pwedeng bibili na lang kasi kaibigan mo siya. Ayun, at ating natong hayaan ang video na nagmula kay Regy TV. Ayan, ha, maraming salamat Regy TV. At syempre, credits to Ma'am Maharlika. Ayan, ha, dun sa video din na napanood natin. Ayan, ha, parang parang nangyayari eh. Wag nang padaanin sa bidding. May kaibigan ako. Kumbaga, pwede mong ano eh, no? Ang mangyari, pwedeng tubuan. Pare, oh, biling ko yan, 10 million. Oh. Tapos sisingilin mo, ano daw yan eh? Hinabili namin, ano eh, 15 million. Joke lang! O, di ba? Ako, minsan lang ako magbibigay ng ano ko eh, katarantaduan pa. Ayun, ha, subaybayan pa rin natin itong mga pangyayari na ito. Nagdudugtong-dugtong na yung mga pangyayari, no? So, once again, I'm BT, and I'm out. Peace!